Yes, sa pagtintagantanan, you have a Bible with you. Let's open in the book of Psalm and chapter 32. Psalm 32, verse 1 to 3. Ingon sa lagsaw na ngandoy sa tubig sa kasapaan. Ang akong kalagusap na ngandoy kanimo, O Diyos. Ang akong kalagiuhaw sa Diyos nga buhi. Kanus aba ako muato o muatubang sa Diyos. Ang akong mga luha mao ang akong pagkaon. Sa adlaw ug sa gabi, samang mga tao kanunay na nagaingon kanako, hain man ang imong Diyos. Para God, dalayawan ka ni Tagna sa kautuhon. Nagkapasalamat ako kanimo na ikaw magkauban. Lord, let be na makita dili imong alagad ko dili ikaw. Let be, Lord, put the wisdom in the mouth of your servant. Lord, I pray right now, himo ang tambo ang among mga kasing-kasing. Salamat na ikaw magatabang. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Magapungkot ang tanan. Are you blessed? Sa atong panahon karon, we cannot hide the situation. Even below our financial pagkabot ng even sa atong pamilya, we are all sometimes gina-drain sa daghang mga problem. But we back in Psalm 42, kinsa nakakita nag-usa, o deer. Now, what was sa English as the deer panted for water, like also my soul panted for God. Now, what was sa Bisaya, ingon nga lagsaw na ngandoy sa tubig sa kasapaan. Nakunta lang ito ang nature o kinaya sa usa-ka-usa, dili kini sa muundang hanto, dili sa mga kaplag o what? Tubig. Bisan pa na miligro yung ginapugi tungod sa mga sometimes lion o hunter, bisan pila pa na kamelya o kabukiran, iyan ang lakason, makakita lang sa o tubig. How about sa itong ginapugi? Do you experience that you are very drought, thirst in the presence of God? Sometimes, okay rin siya, anak-anak siya. Napa na ito, kinabuhi sa writer. Balikan na ito, kinabuhi ni King David. Ingon niya, ingon sa lagsaw ng andoy, sa tubig sa kasapaan. David used a figurative language. He used a metaphor to illustrate the situation of the writer. How about sa ato mga kaintangan? Sa itong panahon karon may no, grabe init, no? Sabi na sa Johnson, recording is 42 degrees. Sa kaana, ito, wala tag-piano sa kainit, no? Alas na 8 pa lang, wala na. Kaging na ka, kung puti ka, may sumatid ka puti, kung magpainit ka riha, puti, imong kalimutaw. Now, sa itong situation, karoon we back again our message, title of, Be Delivered from Despair. Be Delivered from Despair. Pag-deliver ka sa imong pagkawalay, paglao. Tantano kayo ngayon ka, Lord, asa kumangitaan eh. Huwag na may ipalit pagkaon, ang trabaho, ang sweldo, kulang. Mahal na tanan palito nun, mahal na tanan, amen? Hello? Sometimes sa situation makaingon ka, kaya pa ba? Hello, kaya pa? Nagkaya mo ka na. Now, balikan na to how to understand Be Delivered from Despair. These two psalms, doon sa kasamsing, Psalm 42 and Psalm 43, are one unit of experience. The world is filled with attention, faith, struggling against despair. Now, the writer, makita na ito sa situation, sa kinabuhi sa writer, na nag-struggle sa, maybe nagalayo na yung relasyon sa Ginoo, maybe napiliya, na grabe na ang iyahang gap diya sa Ginoo. That's why nakita niya ang usaka-usa, nakita niya ang nature, kinaiya sa usaka-usa, na dili ni Moondang until he got the waters. Sometimes, nung kinabuhi, oh, normal lang ni sana, kanang time ganyan, napisin mo sa kanin mo, hilak wa diluha mataga sip kun mong daghan pinainit kayo ni apit pong singot pero luwa wa yun di experience kan gusto ka mo hilak sa Ginoo pero wala yung luwa kaway nun katulog naman ako po sa Ginoo ako I experience many times once na I pray to God na gusto ko mo hilak pero wa na yung luwa mo taga pero punot na sa kasakit then go wild hoy pero nung wala yung luwa na akong mata nagkamanig luwa. So that time, you are in a dangerous situation. But look at this kay David. Nakita niya how the deer are looking for waters. Amen? The writer finds a way out of the depression if we follow the example we to be delivered from this affair. Hello?
sa understand ang ginabuhi sa writer, yung sa niya using a figurative language, ang usak ka usak. Now, na ay mga way how to be delivered from this fear. Hello. Naagi na ba ka sa situation na tanang ginuulan na nimo? Anong sabutag, isawag ng pagi mo. Tanang kailan mo sa abroad, ginawagan nimo. Pagkita kumusta, nag-leave dahil, ikabalo, so kung sa kumusta, pahulang mo. How many times sa itong ginabuhi na natag-expected na tao na mutabang sa ito, ha? Kasapan pa ka? Hello? Tanang nag-expectar ka ba? Muna ni too much expecting brought too much hurt. Na ayaw paglaom, malingan tingin sa mga pamatanon, salig lang, ayaw laom. Pat sa itong Ginoo, kinawa na ito mo salig. Now, balikan na ito ang verses 1 to 3. Psalm 42. Ingon nga ang lagsaw na ngandoy sa tubig sa kasapaan, ang akong kalag-usab na ngandoy kanimo, O Diyos, ang akong kalagi o haw sa Diyos, sa Diyos na buhi, kanus aba muadto o muatubang sa Diyos, o ang akong luha sa akong pagkaon, ang adlaw sa gabi, samtang ang tao kanunay nagaingon, hain na ba ang imong Diyos, nangandoy sa pag-adto, diya sa balay, sa tilikumanan, asa di ay ang writer at that time. Many scholars say, maybe David, naasa sa yuta, sa dili, sakop sa Israel, naasa sa yuta, sa mga Pilistinyan. Then, the only place to worship is in Jerusalem. Dayo sa ilahang lugar kung asa gitukod ni Kings, gitukod sa pagi kay Prophet Moses, na only in the Israel na ang tinuod nga Dios. Nahilayo siya. O sa akin, naamata doon ta, pero ang feeling na to, doon layo na ta sa Ginoo. Na ito, mapil ang presence sa Ginoo. Mapil na ito ang presence sa ato ang mga utang. Mapil na ito ang presence sa atong tiyan nagkakutoy. Mapil na ito ang depression sa mga istorya na atong nabatiyan. Or we cannot feel the presence of God. And why? What's wrong? That's why ask yourself, do you have enough time for that? Or do you have enough time for yourself? Sige, kwinta-kwinta si mong problema. Ikwas na isang problema. Ina-multiply, wala sa plag-sat-plag, i-divide pa yun para naghanpon po ang konsa yung problema. Now, look at this. Number one way to be delivered, to be sa pagkawalay, paglaom, puno ka sa depression. I remember 3 years ago, kung balikan ako akong naong idol na kung ako pa to, so ako dito to siya. Grabe niya na na rin, maran ako 80 years, nakasanahong mabata pa man. Pero di balik gamay, sige lang. At least, hindi kayo inato ka panagway. Number one is, how to be delivered from despair? Realizing its causes. Realize its causes. Imong i-realize, imong hunahunaon, nganong naingunana ka. Hello? What is the attitude of human? Unsa bang batasan niya dyan sa nakasalasa? Ibasol si Eva. Pagbasol ni Eva, ang ibasol niya dyan, ibasol po ng halas. Ang halas, o kayong basa, babasol, wala niya, wala may tao din eh. Yan ko lang, ngayon, kawa pa siya tiglo pa, siya may mismo ang nagpagamit sa ating ginabuhi. Tengang kita niya pang baso. Hello? But the real situation, na, sa to lang, problema. Ikaw mang good. Siya mang good. Siya mang good. But the problem is, na, sa to lang. Hello? Realizing. I-realize. I-pamanandungan. Muna yung saan? Ay, magtagal ito. Namitawa pa na, saan? Saan ako nagkamali, di ba? Sometimes we ask that, kasi talagang kulang, di ba? Lagi na ko yung people ka, gihatag mo na tanan, housing lot, whatever di ha, pati yung plug sa bataan, gihatag na ngayon kung gibahinog pa ka. Yung nga nature is walay contented, dahil kung gusto kang mangitag contented, mangitag ang tarong, pagtarong, diya tapat pangalagad sa Ginoo. Amen? Amen. The psalmist describes his experience as a kind of spiritual drought. Look, grabe. Gidescribe, gipakita sa usap ka manunulat ang iyang tinuod na kahintangan na naasa sa El Nino. Naasa sa sitwisyon na mariyatayo! Ugat ka! Hello? Gan na ba ka? Kapalagas na kita. So, ganun lang na ito na naghimo tag evaluation. Adaw-adaw. Para dili mapasulan ang upang. Like a thirsty deer,
trying to drink from a dry river bait. Kita na pagka usa na niinom sa kanal o niinom sa usa ka suba na walay tubig. Sa mahigop ni mga anak. Natural. Balas. But we must acknowledge, realize, kung sa Panginoong dan, nanong na yung anak ka. Hello. And I said, well, I go, the nature sa tao, he blame sa uban. His soul was parched and cracked. Grabe ang writer. Wasak. Dugmok ang iyak anak. Di niya mapil ang presence sa Ginoo. Di niya na makita ang kanami, ang kalami sa pagpangalaga. Di niya na mapil. Bisig mo kanta-kanta na siya anak. Ito, na-feel the presence of God. Wala na sa nag- ito siya natin kung dito sa mga experience. Walang kakanta, gana na. Tanuman, wala na, grabe. Grabe lang God sa iyong spiritual life. Hello, experience. Makanta ka na, tugit-tugit, ulong na ka. Tulog natin doon. No, it is mamalandong ta. Number one, how to be delivered? Realizing its causes. Kung sa Panginoong dahil. Asa ba gagikan? Katubang wakay pamahaw? O katubang na naistriya kag sakit maong di na ka mangalagad, di na ka musimba, di na ka mubasag Bible, di na ka mag-ampo. Kung sa ba ang pinakauga? Katubang nakabasa ka whatever ng mga message na maong nahinungta na tanan-tanan na idamay ni mo. So, realize it causes. It's just evaluate. Amen? Amen? Depression usually has one of more specific causes. Identifying the reason feel for our discouragement is the first step toward being delivered from it. We must identify ila-ilahon, tanawa na itong hinong mga hinong dalalong na-discourage na. Ano discourage sa? Di pwede ma-discourage ka ng mga hinong dal. Di ba? Tanang naimang uya, kunya paglantaw ni mo, di kakaoyon, naihinong dal. Kakaoyon sa iyahang batasan, baka kauyon sa iyong pang-misting, mga old-fashioned lang. Wala ka nang kauyon kay muni-muni ay aritos, isa dalugan, ilong, maraming kuan, sa kuliha, anibal. So, you must identify. Hello? Naihinungdan. Nanong nasubok ka. Nanong naglagot ka. Nanong nangluod ka. Baliki, kasi wala na ka napansin. Wala ka natawagan. Wala ka natiksan. Wala ka nakumusta. Kung sa paghinungdan, nanong naingan-ana ang atong situation karon. Hello? Now, matapos sa Psalm 42. Psalm 42, verse 6. 42 verse 6. O ang akong Diyos, ang akong kalag, nagsubo sulod na ako, busa na hinundo ako kanimo, gikan sa yuta sa Jordan. Verse 7, ang kahiladman na nagtawag ngadto sa kahiladman, sa tinahunog sa imong mga busay, ang tanang miunong sa balod sa pamingaw kanako. So, look at this. Ang iyang situation is, namingaw siya. Sa verse 6, nakita niya ang iyang relation na medyo layo na sa Ginoo. So, isa lang kay step. Even you are half step at million step na natalikod sa Ginoo, one step lang. Makabalik na ka sa Ginoo. So, how to be delivered? Paano ta maluwas sa atong pagkawalay paglaom? Una lang, una-una akong sa Panginoong dan. Asa gaguga, asa gagikan, asa nagsugod ang discouragement, asa nagsugod na nagluya ka. Just baliki ang situation. Di pa malatungan na worth it pa para imo nang tambayan? Worth it ba para imo nang dalhon? Hantod, ni asa ka mo ato? Katong gamay ng mga panagbingkil, gamay ng mga kasakit, worth it ba nagupo na imo ang imong saad sa Ginoo na mga lagad ka, whatever happens? Pero sa netabo, i-give up ka, nawala ka sa imong commitment sa Ginoo. Tungod lang ato. Di ba na yung mga kwan, dili pwede mo tubo ang sa kawin na may ugat. Lagi na yung ugat na anong nainganalang ka. Hello? Realizing its causes. Number two. Psalm 42 verse 4. Sa diyang nahinundom ako niini, ang akong kasing-kasing nag-uol pag-ayo.
giyon sa nako pag-uban sa panon sa katawan o sa pagpangulong ng kanila sa pagpangalakaw ngadto sa balay sa Dios uban sa tingog sa kalipay nagpasalamat o sa kadakong panon nga nagsaulog. Number 2, sana to maluwas ta sa tagawalay paglaon. Una, no naa sa gikan o sa hinungdan. Yung problema ay kaduwa, remembering better times. And I know na atay mga better memory, di ba? Like bitter. Bitter na ang better. Atay mga time na malipayin ta, di ba? I remember last 2020, nakita dyan ako na ga-overflow, wala po patong na ako sa katagahan. So, kung bilangon ako, mga 40 plus ang sulod sa simbahan. Araw-araw, kataw nga ta, more than 40 ang nakakuandari. But kung tanawin ako ang situation, wala yung pastor na doon maluya. But always I realize, katong time na daghan kaayo, di ba dasin ko? Katong time na mag-away mo, kunaw na itong time na lambing sa kaysa mo, hindi mo karan ka, gumingitan pag yun ka, ay itong time na nasinipaay na mo. Kasi kung sa pa ang tao, sa iyong panalagi ng mga good things na nabuhat para sa iyo ha. Alam, out of 10 good things, may isa lang na sipiat. So, sometimes, ang alay na ang situation, kalimutan na nato ang kapagituhan. But, liliquidin na nato. Okay? Verse 42, verse chapter 42, verse 4. Sa diyang nainundum ako niini sa akong kasing-kasing, nag-uol pag-ayon. Kundi sa, nainunduman niya, o sa nainunduman sa writer? The same verse, giyon sa nako, pag-uban sa panon sa katawan, nag-asa sa nag-adto, sa pagpangulo kanila, sa pagpanglakaw, sa balay sa Diyos. Yung experience na dati ikaw ang nang-invite. Balay sa balay tayo! Parang nabaliktad na ikaw nang-invite natin. Patoy. Pamakoy kaon. Papakoy bugas. Wa pagbutan na. Then you must have back to the time na grabe ang imong kalayo. Grabe mong pang-invite. Pati i-invite na imo. Whatever. Ipang-invite na imo ng mga lagad sa Ginoo. Then at the same situation karon na tagluya ka. Next is, unsa daw? Remembering better times. The psalmist recalled earlier days when he used to go to the festival in Jerusalem 3 times a year, traveling with a dense crowd of pilgrims to this worship celebration of being joyful experience. Na remember ni David, sabi hang naapasa sa Jerusalem, nasa sa gawa sa yuta sa Israel eh, nasa sa yuta sa mga wala nag-aila sa Judah Israel. So, nangandoy siya. That's why, realize niya, anong nagluya man siya, kaya wala man sa rito sa simbahan. Muna, no man is an island. Wala dyan. We cannot fight the battle alone. We need each other. Amen? That's why, muna ang rasonan no, nakaapikto na nawala ang paglawang ni David kaya naglayo na siya dito sa templo diyan sa makatuol tungod kay wanted siya sa hari sa Israel na si King Saul. That's why na-realize niya then when during sa iyang situation na naasa dito sa yuta sa mga Philistine yun ang gihimo niya giremember niya ang mga maayong panahon nakauban nila sila nagsimba malipay sa nag-away nag-awit na sa Ginoo in the moment na nag-inusara na siya hello and I believe dili tanan panahon sa itong kinabuhi kagilakan dili tanan panahon sa itong kinabuhi nagkukulta dili panahon sa itong kinabuhi na watay sa anak kung baya did so diba di kumutuon na once a year ikaw sila ulit soon. So, remember, kanya ito ang Thanksgiving na puting abhap ng rito, pinapagkaon niya, hinamos na lang. So, I remember, nangangsay ko rito, nami kayo ang karne, pag-apunta ko, pagkaon ako, uy, asin tubig na lang. I just remember, ay, salamat, ako pananaw sa asin, litsun. Remember, better times. No, sahay mo, samutag kalug mo. Musamutag kaluya, kasi ligon ako na, o, pagkatibali mo na masulbad, unless the power of God intervene. Una-una, katong mga time. So, one of my pastors, senior pastor, when I was in the mountain of Sultan Kudara, sabi nga, ako na nung malipay yun siya. Kaya sa iya, oh, pagka-create o katawanan. That's a secret na, even na 65 o running 70 na ba siya, iyak na naon. Na naman, sa iyang utok dahil nag-create na katawanan. Kaya kung naman katawa ka sa dalan, what na, wala ginikaon ba? So, you just create, imagine, na katong mga butang makatawa ka, dahil itong yung mga dito, pasagip tayo ng cross, yung pika ay wala doon na, nahin po ba niya to? Di ba?
Musamot ka gawal, musamot ka sakit, musamot ka nakamukaon, di ko tuwa kanyang ilungag, kung kaya nawala yung gana. Remembering better times. Ang sayo ni David, I remember na kaupan mi nag-adto sa templo, na daghan ka ayaw mi, nagsaulog mi, three times a year, nag-adto sila sa festival sa templo. But in the moment, layo na sa kaya sa Israel. That's why na disappear siya. But he remember the better times. Mixon, muna yung secret. Sa panahon na magluya ka. Ako, I remember the miracles of God. So, yes, so, ka ninyo, back 2009, when I was sa time na na-paralyzed ko for 3 days, patay mo ka lang. Then, back 2009, in the experience of the Bible College, na-operahan akong mata, to declare infection, 5 days, ulang na ni, maraming mata sa isda. Then, I remember sa hardship na ginawa ka ron, nakita na ko, Lord, how I'm missing you. Then, I back to the time, nag-revive ko sa Ginoo. Kaya kung mag-stay ka sa situation na wala-wala ka, masunod ka, wala. Okay, God. Wala ka maling ka. Pagkutan ng God, saan? Ang ating kadayon, hindi ka mulong katupag ang siya man. Di ba? Ito man, sige ka. Pati silingan mo na damay na. Number 2, ano now? Hello? Remembering better times, not bitter. Sa garan mong good, atong ma-realize ka itong mga bitter, bakit ka ayaw mo itong look? Anang kwan ba, anang time na itong mga gipasakitan ka, gipakaulawan ka. And I think happy mga good things na nabuhat at tuwali sa katao. It just, acknowledge o ato ang pamalandungan. Dili itong mga time na sige tag-hilak. Amen? Thinking back of those times when God had been real and present, give him hope that it won't be so again. The ability to remember the good times can help sustain us through the bad times. Ang abilidad daw sa ato ang panhinundom sa mga maayong butang na gibuhat sa Ginoo, makasustain, makahimo, makatapang sa tuwa sa bad times. Amen? Labihin na karon, walay matago sa tuwa, we are all financial, nakatay mga individual na problema. But we believe that this coming May 5, God will provide. Amen? God will provide. Sa tiyang Ginoo, imo ang imong part, just pray. Even you can join with me this coming Monday. I just plan on fasting para kung may pain to, I don't force every one of you to finish mo ang pain kung sa among pain. Basta, we just believe in God. That's why akong ipamalandungan that our God is the provider. Amen? Our God is the healer. Kung nasakit ka, always remember that God is Jehovah Rapha. The Lord is healer. Para dili ka ma-despair. Dili ka ma-despuarahi. Dili ka mawalag paglahong. Ayaw, sige kuhan sa mong problema. Dito ka sa nagasulbat sa problema. Amen? Last, but not the least, in Psalm 43 verse 1. Psalm 43. Pamatuti ako nga matarong o Diyos. O, ang akong katungod, batok sa usa ka katawhan nga dili Diyos nun. Sumpo na sila nga kuhan nga Psalms. Batok sa usa ka katawhan nga dili Diyos nun, luwas sa ako gikan sa mga tao nga limbungan o dili matarong. Kay ikaw, verse 2, ang Diyos nga akong gidangpan, nga nung isalikway man nimo ako, nga nung nanglakaw man ako o tungod sa mga paglumpik sa mga kaaway. Finally, how to be delivered from despair. Third, requesting God's intervention. Pag-request ni mo, paghangyo sa pagpatunga sa Ginoo. Hello. Nabana sa ito ah. Kanang nakaka sa problema ni Lord, kapang taon ko. When Peter nahinay sa pagkalubog sa dagat, although nakahimo sa miracle, naglakaw sa tubig, but in the moment, napansin niya ang usog na hangin ng balot na ginahinay sa kanawala yung pupos. Saging ko niya, Lord, save me. Wala mo yung ginawa, anak, kapalong ka mulang ngoy, ay, mong isa, raba ka. Wala mo yung naginawa, anak. Then, in the Bible, Jesus straight away, iyang kamuto giluwas. Amen? So, kinalan na ito, Ikson, to be delivered, you request sa pagpatunga o intervention o pagtabang sa Ginoo. The whole mood changes when the psalmist stop talking to himself and start talking to God.
na chance ang ginaboy sa psalmist na wala na nagsunti siyang problema, ay nagsunti, ay nagkaistorya, ay nagkaugalingon, kundi nag-chance na nagkaistorya na niya ang Ginoo. Tantan sa kupot, atubang ko sa amin, yung usan, ikaw ba? Ako dyan. Huwag na kuhaan eh. Then in the moment, we stop ang situation niyo when you bring every problem to God. Manang 1 Peter 5:7, casting all your cares. Cares upon Him. For what? He cares for you. Naata sa situation na mawala ang paglakom na ito, kung ato mo yung kaya na ako eh. Lugay na ko ng alaga. Teka ko na ibalaan sa kinabuhi. Ako na good name. Bright name. Kapag sa problema. Sa manang imuhang nakuha sa imong pag-eskwila, dili makatawang unless sa power sa Dios. By speaking directly to God instead of merely about Him, He is able to ask and for to receive divine assistance. No strategy for overcoming despair is complete apart from the prayer of faith. Kunaingon ako kaniya to James chapter 5 verse 3. Instead na magpanik ka, yung problema nimo ang imong problema, why not you go to prayer? And after na mag-pray ka sa Ginoo, God will reveal to you sa imo nimo, then God will comfort your heart na dati kang masulupon, God will give you joy. Ay sa pagtindog ang tanan. Sa imo ang situation karon, if you read your situation, kanang pagkat despair na to karon, maybe makaingon ka, daw ipasagdan ako. Maybe makaingon ka, gidagdaog na ka. Maybe makaingon ka na one night chance na masinso, one night chance na magkulihay, one night chance na ang imong kinabuhi na ipagpago. But I told you right now, kung ako mang itala sa Ginoo pag sa prayer, we'll find a new hope. Amen? Jesus is our hope. Pusko na ako, how to be delivered in despair? Number one, realizing its causes. Unsa hinungdan na nung nainana ka, nawalay mong paglawag, nawalay mong gana, naanay uga, asa nagbigay, asa nagsugod, ugbutla nito. Bisi kung tao li, buto lang mga sanga, unsa buto li mga lawat, pero uga, naaragyapon, mabuti na punta. At tuwa nito, ita ang uga. Kung ako nagpansin na, duol ito, huwag pangayaw, kaday po nila napasaylo. Kung naka'y problema, i-realize, asa gika na din, para din mo ako sa punto, na bisan Ginoo, pabisan pangalaga sa Ginoo, ato ng basulod. Find the causes sa imo ang problema. Number two, remembering better times. Ayaw sa iyong pamalandong, ito ang magiging mo mawal, ako ang Diyod na kanang apiktuhan ka kung wala kay kwarta. Diba? Okay, mga 5-6, whatever na. Palayra, na nag-eskwila, na pwede ipakaon, di ba kay kwarta? Kasi may tanda, sumot kagkalukong. Just remember, ang kamaayo sa Ginoo. Always remember, dapat ang Ginoo ganina, dapat everyone of us na atay line verse. Why not? Ibang i-memorize ang Philippians 4:19. Nag-ingon, but my God shall supply all you need. Hello? Remembering better times. Never remember that the God is good. When I was in ministry sa Bukidnon area, God will provide. How about this in Sudan? God will provide also. And finally, requesting God's intervention. Mag-intervene. Pagtapang sa Ginoo, iba nang i-request. Na naman, we are children of God. Ingunit yan, we are children. It means, kinama to ang attention, affliction sa itong amahan nga na sa langit. Sa iyong naimutan nga karon, just be honest with God. Just be honest with God. Ron sa bang nagasamok, gahasol si mga nahuna ka ron. You are financially striking. You are emotionally grabe ang mga pagka-depressed. You are intellectually grabe ang mga problema. Just right now, sa mga itindugan, just remember, na always remember that God is always praying for you. Amen? Ingang gino, be honest, Lord! Grabe na! I really, Lord, din ako masakta na ako kahintangan karon. Financially, wala-wala na. Bihimo lang tanan trabaho, ang gisun na, pero wala, Lord. But thank you, Jesus, na naaka. Di mong itindugan, hindi sa Ginoo, Lord, din na ako ni kaya. I surrender my pride. I surrender my problem. My worry. I surrender, Lord, my own
making decision. Father, in the name of Jesus, sa panahon sa grasya karon Lord, nagapasalamat kami, Lord. Nabisan pa sa among kahintangan, bisan pa sa among situation, O God, your promise na nagayon, I will never leave you, nor forsake you. Lord, taligtan nun ni sa among mga pamilya, pasagdan nun ni sa among mga kakilala, taligtan nun ni, Lord, sa mga oportunidad sa kalibutan. But we believe your word, Lord, that you will never, 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 ever leave us nor forsake us. Father, we ask you, tagduga, Lord, ang mga kasing-kasing na kisamukan. Hikapa ang mga unahuna, Lord, na napuno sa mga argumento. Hikapa even physically problem by sickness. I pray sa imong pag-ayo. I pray, O God, sa kalulino na ikaw lang makahatag, O God. Oo, nagtanong sa iyawa, sa akong kinabuhi, akong kinabutol, sa ngalan ni Jesus sa taga-Nazareth. Father, thank you. Isoon pa tayo ka sa pagduol niya sa ginawa. Ayaw i-allow na muli ka karoon na nangyakunin mo ang mga kapagbaton kung pwede na mo ihilang sa Ginoo. Appeal to Jesus na din na din mo kaya. You attempt na sulmadon ang problema but nag-worse pag yun. Father, we have you right now, Lord. I believe your word. You promised to the Israelite people you are yesterday, today, and forever. You remain the same. The most of all in the time of grace, O God, you are still the same, Lord, a powerful God. Lord, help us how to face the challenge. Ano na matubangon ang mga challenge sa mga ginatubang, Lord? Natugyan na mo ang tanan. Tanan na mo mga concern. Tanan kabalaka, kahandog, kahingawa. Tanan, Lord, ang mga tanan na kahasok. Tanan mo. Salamat, O God, sa iyong pagkahimuan. Salamat sa tubag. Thank you, Lord. Glory and honor belongs to you. In Jesus' name, amen. Magapuntong.